Epektibo na po ngayong araw ang mas murang suggested retail price ng imported na sibuyas sa NCR. Pero sa ilang palengke, walang ibinibentang 125 pesos kada kilo na inangkat na sibuyas. Isa na riyan ang Kamuning Market sa Quezon City. Sa pag-ikot ko po kanina sa programang Unang Hirit, 220 pesos ang kada kilo roon ng imported na sibuyas. Sabi po mga nakausap ko nagtitinda, mataas pa rin daw kasi ang puhunan nila sa sibuyas at kaunti lamang ang dumarating na imported na sibuyas, kaya hindi masunod ang SRP. Pinayagan ng Department of Agriculture nitong Enero ang pag-angkat ng 21,000 metric tons ng sibuyas para mapababa ang presyo at madagdagan ang supply nito. As of February 4, mahigit 3,000 metric tons ng sibuyas pa lang ang dumarating sa bansa. Kaugnay sa SRP ng kulang sibuyas, paglaban po sa agricultural hoarders at pagbebenta ng vape products sa kabataan, makakausap po natin si DTI Undersecretary Ruth Castelo. Magandang umaga po sa inyo, Yusek Castelo. Live po kayo sa Balitang Hali. Oh, hi, Connie. Good morning at good morning po sa lahat. Yusek, ano ho ang magiging papel ng DTI para masolusyunan ang mataas na presyo po ng sibuyas at pagpapatupad ng SRP sa mga imported na sibuyas simula po ngayong araw yan dapat? Oh, yes. Ang unang-unang instruction kasi natin from the President na binigay kay Secretary Pascual is to monitor prices. So nagawa na natin yan from the first issuance ng suggested retail price ng DA noong December. So kumpleto tayo sa reports nationwide. Alam natin kung magkano ang bentahan ng sibuyas up to now. Ngayon naglabas naman ang DA ng 125 pesos per kilo ng imported na sibuyas. So nakamonitor din tayo at tinitingnan natin kung saan-saan merong 125 pesos para rin ma-advise natin ang consumer kung saan sila pupunta. Kasi, Connie, hindi pa naman sa lahat ng lugar ngayon ay meron ng 125. But because of the SRP nga ng DA, so kailangan rin itong sundin. So we help DA monitor the prices. Opo. Kanina ho, nasa Kamuning Market lamang ako, no? At talagang paggilibot namin doon, wala ho talagang nagbibenta ng 125. Dahil ang kuha rin daw nila sa mga bagsakan, mataas sa 125. So, hindi sila talaga kikita. Paano ho iiral kaya yung kapangyarihan ng DTI sa mga palengke, no? At pamilihan, lalo na in terms of idea na parang hindi talaga kakayanin sumabay ng ating mga nagtitinda? Oo. Ang magkaiba kasi yung implementation ng DA at DTI ng SRP. So sa kanila, nakamonitor ng DTI and we have to really find itong 125 nga. Kasi alam naman natin kung magkano lang ang landed cost ng sibuya. So pag imported siya, talagang dapat mababa ang presyo. I mean, from 14 pesos landed cost, makalabas sa BOC, maybe 25 pesos. Sabihin mo ng 30 or 35 pesos, masyado pa rin mataas kung sa 125. So ang DTI, mag-i-issue lang po kami ng letters of inquiry para malaman natin kung bakit at magkano ba ang kuha nila kaya sila hindi nakaka-comply doon sa 125. And then we refer this to the Department of Agriculture para sila na po ang mag-file ng mga kaso kung sa tingin nila ay talagang may violation. Paano ho yun? Iisa-isahin yung mga tindera na ma-filean? Paano ho kaya yun? Kasi may mga sinasabi sila na kakaunti lang din daw ang dumarating ng mga imported na sibuyas, so may kakulangan din. Kung kaya, napipilitan din silang bumili doon sa mga mas mahal na supplier ngayon. Oo, kaya lang kasi may issuance sila eh. So may issuance ang DA. So kung 125 talaga, dapat 125 yan makita sa merkado at maibenta. Yung mechanics lang syempre ng Department of Agriculture ang susundin natin sa implementation. Sa ngayon po ba, ma'am, meron na ho kayong listahan ng mga pamilihan na meron na ho talagang nagbebenta ng 125 pesos per kilo ng mga pulang sibuyas na imported? Hindi pa namin siya masabing listahan, Connie, kasi very few. Konti pa lang talaga ang nakikitaan natin pa isa-isa. Halimbawa sa isang lugar, like Paranaque, merong isang nagtitinda. Alam mo yung sa 100 plus na nagtitinda ng gulay sa isang malaking palengke, makakakita ka ng isa.
hindi pa yon namin matatawag na listahan, but we will generate the list and then ilabas na lang natin kung medyo marami na siya para alam ng consumers din kung saan sila pupunta. Okay, yung sa mga issue naman ng mga hoarders and smugglers po, ma'am, ano, kakailangan bang gumawa ho ng mga bagong policy kaya para mapanagot at tuluyang mahintuna itong hoarding and smuggling ng agricultural products? Ano pong tingin niyo diyan? Hindi na po kailangan, Ms. Connie, kasi the laws are there. Ang kailangan na lang talaga natin implementation, kagaya sa Price Act, naka-enumerate naman ang illegal acts of price manipulation kasama ang profiteering, hoarding at cartel. So ang kailangan lang po, maipatupad talaga. And we provide our full support to the Department of Agriculture on this. In fact, meron tayong mga sinap na listahan ng mga illegal activities, yung mga dumadating na sibuyas, kasama pinakamalaking part yan, sibuyas na kailangan kasuhan ng Bureau of Customs, and we have submitted this list to the Bureau of Customs actually last year pa or parang end of 2021 na kailangan talagang makasuhan para finally masawatan natin itong illegal activity, kasi hindi naman siya nakakabuti sa ekonomiya, and it's an economic sabotage offense talaga, kaya kailangan silang makasuhan. At para rin maayos natin yung supply na in a legitimate way, in a legal way, maayos natin ang supply ng sibuyas, particularly sibuyas dito sa atin. Pero Ms. Kiho, ang DA, sinasabi nga talaga nila na may of course problema doon sa implementation, hindi ba? Sa inyo po, sa DTI, nakikita nyo rin ho ba yung same problem? Dahil you said so yourself kanina na kailangan talaga na may makulong o meron talaga hong managot dito sa mga nag-hoard at mga sa smugglers na ito. Kailangan talaga, Ms. Connie, kasi identified naman natin, if you remember the sub-task group on economic intelligence, identified natin kung sino yung mga smugglers na yan. Unfortunately, ang DTI po, wala naman kaming, we are not party. Kaya hindi po kami pwedeng magkaso on our own. Kailangan po natin ng Department of Agriculture at ang Bureau of Customs. Kasi may listahan tayo, kailangan na lang natin i-gather pa mas maraming ebidensya siguro para pag na-file, siguradong magpo-prosper yung kaso. Okay. Pero ginagawa naman po yan, interagency, tulong-tulong po yung mga ahensya. Ano ho yung kaibahan ng sistemang umiiral pagdating naman sa price at supply regulation ng agri-products sa supermarket? Pagdating naman din ho, di ba, iba naman yung sa palengke. Opo, meron tayong, halos pareho rin naman siya. Kaya lang kasi mas pagkatiningnan mo yung sa supermarket, mas medyo formal ang pag-supply nila. Meron silang legal na concessionaire, merong nagdadala sa kanila, whether imported or local na vegetables or other agricultural products. Pag tin-raise mo yon, syempre may profit margin. Pero pag tin-raise mo, legit lahat ng dinadaanan niya. Siguro mas konti yung layers, kaya dapat maging competitive rin ang presyo ng agricultural products sa supermarkets at groceries. Okay, maraming pong salamat sa inyo pong binigay sa aming oras. Again, DTI Undersecretary Ruth Castelo. Maraming salamat. Magandang hapon.